Welcome, dito sa Rizan Taro. Ang reading nito ay for collective, for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective, your energy at this time. Sherry, Sherry lady, going through the motion, always gonna find it, listen to your heart. Sherry, Sherry lady, your energy at this time. Ace of Pentacles. And we have here the Hangman at the bottom of the deck. I got trucking and opportunities. Stable new beginning. Commitment. A person who settle down sa iyo. Money. Abundance. Pang long term na relationship. Or pang forever na yung makakasawa mo na. When it comes sa finances naman, sa operahan or career, yung ma-track mo ng opportunity ay yung magdala sa'yo ng huge wealth or continuous na streams of income. Continuous yung pasok ng pera. Tuloy-tuloy yung pasok ng pera na malaki yan. Ganun. When it comes sa relationship naman, hindi naman stuck yung love life mo, hindi na stuck. May mag-offer na dito ng a huge pentacle na magkukumit sa'yo na makakasama mo sa buhay. Seryoso sa'yo. Taurus, Virgo, Capricorn, and Pisces. More information about you. Magiging successful ka. Magiging triumphant ka. You're creative. You're driven, confident, positive. And may strength ka. Saan yan eh? And mawala na din yung mga problema mo. Makakatulog ka na din ng maayos. Mawala na din yung mga depression mo. Ganun. Anxieties. Makapagpahinga ka na din sa stressful na pinagdadaanan mo. Kung matagal ka nang problemado, so challenging yung buhay para sa'yo, ngayon ay magiging masaya ka na, magiging masayahin ka na, at positive na yung na-attract mo dito. Good luck and support from the light, no? Kasi sun energy yun eh. And magiging bold and driven and daring ka na, yung ganyan. Actually, bold, daring, and driven ka na. Pero magiging successful ka, magsasucceed ka. Matatahimik na din yung isipan mo. Ano yung mapaparating sa'yo? Maliban dyan. Swerte. Destiny mo. Wheel of Fortune. Destiny mo. Yan yung paparating sa'yo. Yung nakatadhana sa'yo. Good luck. Good fortune. The Empress. So, person na yan. Empress na yan. Hindi. Magiging napaka-attractive mo. Toto. Magiging napaka-attractive mo. I-bless ka ng attractive personality. No? I-bless ka ng a beautiful or a very beautiful or handsome looks. Ganyan. Magiging napaka- ganda mo na. Baka magparitoke ka or... or talagang mag-blooming ka lang, no? And magiging abundant na yung buhay mo. Magiging masagana, ma-track mo yung all good things in life. And positive na yung mga papasok sa buhay mo. So, yan.
with a color yellow, as you see, yung langit ay dilaw na instead na blue sana, no? So, magiging positive na yung buhay mo. And magiging komportable na yung buhay mo. Impress yun eh. Ma-track mo yung love, abundance, true love. Yung taong magkukumit sa'yo. Magiging napaka-attractive mo sa maraming tao, sa mga tao. Magiging magaan yung loob nila sa'yo. Ano pa? Ano pa yung mga paparating sa'yo? Hindi. Kinlarify ko lang na. Magiging active ka na. Driven with the Eight of Wands. And mahihil na yung heart mo, yung puso mo. May person ba na darating sa'yo? May magkukumit dyan eh. Meron ba? Abundance itong paparating sa'yo, guys. Pero meron. Meron yan. Possible na hiwalay sa pamilya. Or hiwalay sa dating pamilya niya. Hermit. There will be a new beginning, a victorious new beginning. Na kung magsisimula ka ng love life, ay magtatagumpay na yan. And merong person na ginosting ka nito and then bigla na lang lalabas. Kakausapin ka. Mag-reach out pa yan. Mag-reach out yan or pupuntahan ka niya. Hindi na siya magtatago pa. Hindi niya na i-distant yung sarili niya. Hindi na siya mag-ghosting. Dahil gusto niya ng new beginning. Ano energy ng person na yan? Alam. Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius, Virgo, Taurus, Capricorn, Leo. Energy ng person na yan. Ay! The High Priestess. Intuitive, spiritual. Malakas yung senses, yung pakiramdam. Parang kalmado, no? With a color, light blue here. So, serene. And feminine yung energy. And with the Devil in reverse. May addictions yan or unhealthy habits or pwedeng sinapian siya. Yung mga ganun ba na parang na-overpower siya ng addictions or devil energy. Pero ngayon ay wala na.
na-release niya na yung mga devil energy or pwedeng addictions din. Pwedeng curse. Ano ba yung devil dyan? Na nawala sa person niya. Mm-hmm. Naging cold yan, guys. Kasi, or ginusting kanya kasi mahilig siya sa iba-iba. Iba-ibang person, iba-ibang putahe. Mahilig siya magsabay-sabay ng karelasyon. Or mahilig siya makipagrelasyon sa maramihan, ganyan. Merong third party or nilagay ka nito sa third party. Parang an emotional na klase ng tao ba? Naging matigas yung puso niya. May addiction sa babae kung lalaki yan. May addiction sa lalaki kung babae yan. Ganon. Libra, Pisces, Cancer, Scorpio, and Capricorn. Ano ang intention sa'yo ng taong yan? Magkaroon ng new beginning, start, and growth sa inyong dalawa. Ang mag-take ng action sa'yo. Para magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa, ang i-pursue ka with the Page of Wands and the Ace of Wands. Ano ang feelings niya sa'yo ngayon? Nung person na yan. Driven, positive, inspired, at determined, and excited na i-pursue ka. Yan yung feelings niya. Seryoso ha. Kasi seryoso daw siya. At magkukumit daw siya sa'yo. Magiging loyal daw siya sa'yo. Loyal na to sa'yo ngayon. With the Knight of Pentacles. Wala na siyang karelasyon na iba ngayon, yung person mo na yan. Sa'yo na siya nakafocus eh. Talagang inantay niya to, yung tamang timing. Yung right time na i-pursue ka. Bakit? Anong meron sa'yo na magseryoso siya? May dati man siyang player at may addictions. Ano mayroon sa'yo? Strong yung personality mo. Madami nagbago sa'yo. Nagbago ka. Naging matibay ka. Naging powerful yung personality mo. Unemotional ka na. Ikaw na yung may control sa buhay mo. Iba ka na talaga ngayon kaysa sa dati. So, yan. Mahal ka ba niyan? Yeah. Mahal ka daw niya at gusto ka niya mapangasawa ang bumunang pamilya with you at passionate yan sa'yo. Matinding desire niya sa'yo. Goal ka niya na mapangasawa. Parang ambition ka niya or pinapangarap ka niya na mapangasawa na bumuo ng pamilya with you to live a complete life with you. Yan yung goal niya. Yan yung focus niya. Yan yung nasa isip niya palagi. Yan yung gustong-gusto niyang makuha. Ma-achieved.
kasi king of once in him. Talagang driven siya sa goal niya na bumuo ng pamilya with you. To live a complete life with you. A prosperous life with you. Next move ng person mo towards you. One more card. The Hermit. What's with the Hermit here? Okay. Kung naging aloof yun dati at lumayo yung loob niya sa'yo or hindi ka na kinibo o hindi ka na pinausap, ginoostin ka niya, ngayon mag-take ng action na daw to. Yun yung pinag-desisyonan niya eh, habang nag-isip siya ng malalim. Habang in-evaluate niyo yung situation niyo. At with the Ten of Swords. What's with the Ten of Swords here in reverse? Okay. Makipagbalikan sa'yo. At maging good provider daw yan. Maging stable na siya na partner, na karelasyon, na lover, na you will feel secured sa kanya na he or she will assure na hindi ka na niya sasaktan pa. Na hindi ka na niya ibaksa or iwanan sa ere, yung ganyan. Ang mapangasawa ka, ang makasal kayo, ang magsama kayo, ang mag-settle down. Ang maging spouse ka niya. Ano yung buhay na pinapangarap niya para sa inyo dalawa? So this, ang magkatuluyan kayo dalawa, guys. Chariot. Ang mamuhay kayo ng masagana, komportable, at ang maging decisive kayo na abutin yung mga pangarap ninyo sa buhay. Ang swertihin kayo sa buhay. Ano pa yung mga wishes niya para sa inyong dalawa? Ang mawala na yung confusion, sadness, yung kalungkutan sa buhay niya, na makarecover na siya sa sadness, sa disappointments, na hindi na ma-stuck yung inyong connection. Iniisip ng person sa iyo. Ang ma-manifest ka. Ang kung paano kanya makuha. Dahil guarded ka. Dahil nagkaroon ka na ng takot sa kanya. Kung paano kanya kung paano siya magtagumpay sa'yo. Iniisip niya na walang imposible kahit na maging guarded ka pa. Kahit na may mga blockage pa. Ipupurso ka niya. Matigas yan. Hindi magbabago yung isip niyan.
kahit na may mga negative pa or blockages, kahit na may mga na yung kahit na yung situation ay negative at kahit na may mga blockage pa yan, itong person na to talagang sigurado na siya sa napag-isipan niya, sa decision niya na i-pursue ka, na gusto niya ng stable new beginning. Na magkaroon ng rebirth sa inyong dalawa. Rebirth of a connection. Dahil interesado yan na magkaroon ng new beginning sa inyo. At ma-release niyo yung mga baggage, yung mga sama ng loob ninyo sa isa't isa. Lalo na ikaw. At magkatuloy ka. Makabuo na kayo ng pamilya. Yung magsama na kayo. Yung mag-build na kayo ng pamilya niyo. Ang sarili niyong pamilya. Na maging masaya kayo together with your children. And to live peacefully. Na harmonious yung relationship nyo. Walang gulo, walang away. Walang toxic sa paligid nyo. Walang ingitira. Pero may iwasan nyo. Meron at meron yun. Lalo pagka maraming tao sa paligid nyo. Pwede yan maging peaceful yung buhay nyo. Na walang mga toxic na mga tao pagka malayo sa maraming pamamahay. Ay, matang yun. Sasya na guys. At yung boses ko. Nasumbrahan ka, kanta yan. Basta, ang gusto ng person mo dito ay mamuhay ka ng payapa at masaya, kompleto. To live a blissful life. Together, ganyan. What's coming in your life soon? May mapaparating sa buhay mo pa. Yan yung person na yan. Yan talaga yung paparating sa'yo. Yung malungkot mong person. Dahil ayaw niya nang maging malungkot yung buhay niya. Nag-take siya ng action. So ito na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan pa dito sa aking channel, please subscribe. At huwag po ninyo kalimutan i-click ang bell button at sigara naman notified kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At pag-like naman po, pag-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga karasyon na sa reading ito.